Yan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Don't be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, he will also reap. 8. Because the one who sows to his flesh will reap corruption from the flesh, but the one who sows to the Spirit will reap eternal life from the Spirit. 9. So we must not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up. Therefore, as we have opportunity, we must work for the good of all, especially for those who belong to the household of faith. Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Ang palagi po natin naririnig, napaka-usual or napaka-common nung word, nung verse na Galatians chapter 6, verse 9, di po ba? And one of my favorite po yon na continue in doing good, for in due season you will reap if you faint not. Yan, ibig sabihin na magpatuloy lang po tayo. Amen? Magpatuloy lang po tayo. At ang ating pong topic ay you reap what you sow. Yan. Or you sow what you reap. Amen? Kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. So, kamusta po ba ang mga nakaraang buwan natin? Kasi po, this is the last week of the month of November, at ngayon darating na linggo, yan, darating na araw, ay last month of the year 2021. Tama po ba? So, kamusta po ang pagtatanim natin sa buong isang taon? Maganda po ba yung binhi na itinanim natin ngayong buong isang taon? Pag maganda po yung binhi na ating itinanim, maganda yung aanihin natin ngayong 2022. Amen po? So, ayun nga po na magandang dapat yung binhi na ating itinanim upang maging maganda ang ating pag-aani o ang aanihin natin. Sino po dito yung mga nagda-drive? Kapag po tayo ay nakalagpas na sa pinanggalingan natin, ano po yung, saan po tayo titingin para makita natin yun? Saan po tayo titingin? Po? Ayun. Yes, may narinig po ako. Tama po yan, si Brother Enrico po. Ayan. So, tama po yan, rear view mirror. Ayan. Sa rear view mirror, na pagka tumingin ka doon, ay, doon ako nang galing. Tapos, pag nalagpasan ko yon. Nako, bakit ko ba hindi pinuntahan yon? Ba't ba ako doon dumaan? Teka, parang mali yung nagawa ko. Doon natin makikita lahat sa rear view mirror. Tama po ba? So, yung po, driving down the road and looking in the rear view mirror, doon natin makikita kung tama ba o mali ang nagawa natin o dinaanan natin. So, para sa buhay po natin, meron po tayong rear view mirror. Lahat ng mga dinaanan natin, lahat ng mga decisions na ating nagawa, lahat po ng mga napagtagumpayan natin, lahat po yun ay makikita natin sa rear view mirror pong iyan. Yan. Ngayon po, meron po tayong dalawang nararamdaman. Two things that we can feel when looking in rear view mirror. Ano po yung mararamdaman po natin yun? So una, look back with gratitude. Maaring pag tumingin ka sa rear view mirror mo, meron kang gratitude. Ay, salamat nakakatuwa at ginawa ko yon. Buti na lang, yun ang ginawa ko. Buti na lang, yun yung doon ako dumaan. Buti na lang, kasi kung hindi, ganito sana ang nangyari. So, nawa po yung mga nagagawa nating nakaraan, when we look back on those things, mararamdaman natin at masasabi natin with gratitude. Hindi yung parang nang hinayang po pala tayo. Ano. So anyway, hindi naman talaga natin mapipili yung magiging resulta sa hinaharap. Pero po pala, with wisdom from the Lord, pwede pala nating mapigilan o hindi magkaroon ng
hindi mangyari yung mga bagay na ipagsisisi natin. Di ba po? May kasabihan nga po, di ba, na nasa huli ang pagsisisi. Hindi naman pwedeng magsisisi muna tayo ngayon dahil sa gagawin natin sa darating na araw. Yun. So, look back with gratitude. Ganito po ba yung nararamdaman natin pag tayo tumitingin sa mga nakaraan natin? Or, when we look back, merong regret. Nagre-regret tayo. Nakubot, dapat pala, hindi na lang yun ang ginawa ko. Dapat pala, sa iba na lang ako dumaan. Dapat pala, ibang desisyon na lang ang ginawa ko. I really wish that I had done it in the way na magiging maganda ang lahat. Kaya lang, sabi nga, hindi natin pwedeng pagsisihan yung mga gagawin pa lang natin sa hinaharap. So, nito mga nakaraang buwan, pwede na po tayo ngayong mag-isip-isip, no, na ano ba yung pwede nating gawin sa mga darating na buwan. O, I mean, sa pagtapos ng taon na to, isang buwan na lang po yung preparation natin. Tama po? Isang buwan na lang ang preparation natin to make plans sa darating na taon. At yung mga nakaraan natin, nawa hindi po yun makaapekto sa mga gagawin nating plano sa darating na taon. Binibigyan tayo ng Diyos upang pag-isip-isipin yung mga bagay na nagawa natin ngayong taon na ito. Parang yung ano natin, yung vaccination po, di ba? At first, ang dami pong hesitant. Tama po? Kasi sa mga mali po nating mga naririnig, mga balibalita, di po? Parang magiging zombie ka daw kapag ka nagpa-inject ka. Ano pa po yung sinasabi? Yung hindi ka na makakalakad, may mga... Yan. Marami po tayong mga narinig at may nagsabi pa na... Diba? So marami tayong naririnig na negative doon sa vaccination, di ba? Kasi talagang natatakot tayo dahil napangunahan tayo ng mga maling balita, di po ba? So yung po no, na ngayong ano na to, ngayong taon na to, at least marami nang vaccinated po at kayo po ay naka-attend na kasi naka-second dose na po kayo. Amen. So ano po ba yung ginawa natin? Tayo po ba ay nagkakaroon ng regret o nagkakaroon tayo ng gratitude do sa mga bagay na naaalala natin na nagawa natin? So nawa po, dun po tayo sa look back with gratitude. Dahil yan po yung pinakamagandang gagawin natin o mararamdaman natin. Well, the Lord is not interested on the things that we already done. He is interested on where you are right now. Amen? So, hindi siya interesado siya sa noon mo. Ngayon siya sa'yo interesado. Amen? So, ngayon maging interesado tayo sa mga darating na araw. Yung isang buwan na ibinibigay sa atin ngayon ng Panginoon, ito po ay preparation natin. Panahon ng pag-iisip-isip para sa darating na taon. Kung ano yung maling desisyon na nagawa natin ng mga nakaraang taon o nakaraang buwan, may isang buwan pa po tayo. Kung hindi po tayo naging prepare ngayong taon na to, ngayong sa susunod na 2022, pwede po tayo maging prepare dahil may isang buwan pa tayo upang mag-isip-isip, magsulat ng mga plano, manalangin. So, yun po yung pinagagawa ng Diyos sa atin. It is important for us to have the realization of the things we already done para hindi na maulit yung nakaraan. Tama po ba? Para hindi na maulit. Yan. So, kung gusto mo makita sa rear view mirror mo ay maganda, yung with gratitude. So, naandun dapat pala, napapag-isipan natin yung gagawin natin. At doon na po papasok ang hindsight. Ayan. Sino po dito may 2020 vision? 2020 hindsight. Sino po may ganyan? Hindsight natin, it is the ability to see after the event, what should have been done or what should must be done, no? So bakit ko nagawa yon? So ang maganda dito po sa hindsight na to, may realization na oo, mali pala yung ginawa ko. Ang hindi po maganda sa hindsight, hindi natin nare-realize na hindi naman ako mali. Bakit?
tama naman yung ginawa ko eh. May pride pa po tayo pala. So, ang maganda po dito, dapat po, meron po tayong realization na mali yung ating nagawa. Na sasabihin natin sa Panginoon, oo nga po, Panginoon, sorry po sa nagawa ko. Ito po ay mali. Mali yung decision ko, kaya po ito ko ngayon. We acknowledge God's intervention, na andun na kinikilala din natin yung pagtatama sa atin ng Panginoon. Amen? So, yun yung ability to see after the event what should have been done. Pero, mas maganda pa rin pala na instead yung hindsight, ang pagganahin natin ay mas magandang pagganahin ay ang foresight. Amen? Foresight, yung mga darating pa lang, yung iniisip mo pa lang, teka, pag ginawa ko ba to, ano ang mangyayari sa hinaharap? Pagka ginawa ko to, bukas ba magiging produktibo to? Yan, yung mga pinapasok po natin business, yung mga pinapasok natin kung ano po mga kaganapan sa buhay, yung po ba ay napag-isipan natin, ito ba magpa-prosper? Ito ba ganito? Ito ba ganyan? So, yun po yung sinasabi na foresight. To work on the ability to look ahead. Tingnan po natin yung hinaharap. Hindi po maganda pala yung pasok ka lang ng pasok na hindi mo na maalam yung pinapasok mo. Tama po ba? Basta nakapasok ako din eh. Basta ganito. Yung pala, hindi pala maganda yung pinasok mo. So, yung foresight po ay to work on. Ibig sabihin, wala naman tayo nito. Pero pwede natin siyang i-work out. Amen? Pwede natin siyang i-work out. Meron pa po tayong isang buwan to work out on our foresight. Amen? May isang buwan pa tayong preparation para pumasok sa mga plano natin sa darating na taon. Look at the future. Na pag ginawa ba natin ito, sa hinaharap, masasabi mo ba na, ay, tama ang ginawa ko. God provided. Amen? Pinrovide ni Lord ang lahat because He is our great providence. And this providence comes from the Latin word providentia. Pro means before. Yan, before. And yung videntia po ay galing sa word na videre. Ang videre meaning to see. Seeing ahead of time. So, kung ano yung naiisip mo sa darating na araw, na buwan, na taon, gamitin po natin ito, yung providence or providere, na isipin muna natin ang mga bagay-bagay bago natin gawin. Tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Ayan. Magbigay tayo ng kagalakan sa kapwa natin. Yes? The Word of God is good seed. Let us work, participate with our Heavenly Father to improve the soil of our hearts. Amen. So, yun po yung salita ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng pag-iisip para sa darating na taon, masasabi mo na, I am so glad I did it. Na hindi tayo magkaroon ng mga regrets sa buhay natin na, dapat pala hindi ko ginawa yun. So ano yung gagawin natin? Paano po tayo makakapag-participate? Tayo pong lahat ay magsitayo. Paano natin masasabi sa Panginoon na, Lord, I will participate. I will participate with you. Kung ano yung pinagagawa mo, handa po ako mag-participate sa'yo. May isa pa po akong buwan, may isang buwan pa po ako na natitira sa taong ito. At nais ang Panginoon na gamitin natin yon to participate with God. May isang buwan pa tayong pwedeng magtanim sa puso ng mga tao. May isang buwan pa po tayong natitira to prepare for our next year. How to work and participate with God? Let us acknowledge our wrong decision. Yung mga mali natin nagawa, pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko na mali yung naging decision ko. Kung bakit ako ganito ngayon, patawarin mo po ako. Pagkatapos natin tanggapin ang mga mali nating desisyon, let us affirm to God
and His words on the decision we are going to make. Sa mga gagawin pa lang natin, confirm and affirm kung tama po ba yon. Confirm and affirm in the Word of God kung tama yung mga gagawin nating decision na yon. That is only then na ma-recognize natin na kasama natin ang Panginoon. Recognizing God's instructions in our lives. Ngayon po sa oras na ito, pwede po tayo magkaroon ng personal prayer kay Lord na pwede natin sabihin, Panginoon, patawad sa mga mali kong nagawang desisyon. At ngayon, tulungan mo ko, kinoconfirm ko po yung mga magiging plano ko kung ito po ay naka-align sa salita mo. And I am recognizing your instruction in my life. Natulungan mo po kung makasunod sa instruction mo.